What's going on guys? 13 here and welcome back to my channel. For today's video guys, mag-i-install muna tayo ng headset sa ating Zephyr 155R. So ito yung headset natin, install natin siya dito. Kung paano, hindi ko alam. So maghula na lang tayo. Joke lang. Mag-i-install tayo ng front shock ng Sniper 155R. So pero bago natin gawin yan, punta muna tayo sa Project Rider. So, yung Project Rider natin guys, ito yung papamigay natin. Pure Bass na JBL Bluetooth headset. So, ito yung ibibigay natin ngayon, yung Tune 205BT na Pure Bass. Bluetooth to guys, so mechanics natin dito guys, para makasali kayo is same lang, load kayo ng video ko, yung tatlong video yung sunod-sunod. This is the first video, so may dalawa pang susunod. Panood lang kayo, then comment, and then makakasali na kayo sa raffle. So like and comment and share na rin syempre. And dapat naka-subscribe kayo para makasali kayo dito. Okay? So same lang siya ng mechanics nung nauna nating video na yung sanipad, same lang siya. So yun lang, 3 videos na i-upload ko. Ito yung first and then antayin niyo yung pangalawa sa pangatlo. Dapat naka-comment kayo para makasali sa raffle na to. Okay guys. So bago tayo mag-put case ng front shock, magkakabit muna tayo ng titanium bolts sa RCBB7 shifter. Yung brand nito is yung Heng mga lods. So ito yung pinang okay na brand nung titanium bolts natin, gold bolts o kahit na ano sa shifter or sa crankcase. Yan, para maging partner siya. So pag kakabit nga pala nito mga lods, same lang siya. Huwag mo nang baklasin yung lahat ng tornilyo ng shifter mo, isa-isa na lang, and then same lang nung ginawa natin sa crankcase. Tanggalin mo isa. And then sukatin mo dito kung saan yung kasukat niya. So yan, etong ganito wala eh. Meros, I think ito yung kapartner niya. Mas mahaba na siya. Ginawa siya ng titanium bolts na mas okay kasi ito sakto-sakto lang siya eh. So ginawa siya ng mas mahaba. So yan, kaya pala siya mas mahaba kasi hindi siya pasok doon sa loob. Dito lang siya sa labas. So nga pala guys, pag nagkakabit kayo nito, huwag nyo nang kalimutang higpitan agad ah. So finally guys, natapos na tayo dun sa yamanin bolts natin sa shifter. So ngayon, magkakabit na tayo ng front shock. So pinakauna natin gagawin, natanggalin mo natin yung fender. Pero huwag nyong kalimutan guys, kailangan yung ano ah, yung gitna. Kasi pag once tinanggal mo yung gulong, babagsak siya eh. So kailangan may tukod tong gitna para yung, eto yung sasalo ng bigat ng motor. So nakahang lang tong unahan. So umpisa na natin. We'll be right back.
Ayan na guys, ayan, nakabit na natin. Make sure na nakalabas yung brand bago nyo ayan ha. Tapos na tayo pagkakabit ng shock, front shock na inverted. So ayan na siya. So ito din yung ano natin. Ayan. Tapos ito. So yun nga guys, nagpalit na rin ako ng sprocket. So ito yung 48 tapos yung kadena, nagpalit na rin ako. Sabi nga pala ng mekaniko ko, hanggat maaari kung okay naman sa inyo yung hanggang kinta lang yung nagagamit nyo in everyday life, wag na kayo magpalit kasi o-ring type yung sa atin eh. O-ring type yung kadena na stock ng Sniper N55. So maganda, sobrang ganda nun. Matagal siyang masira, bukod sa matagal na masira, hindi pa maingay. Hindi kagaya nitong mga regular na kadena na ganito, pagtagal-tagal, magiging maingay na siya. So ako kasi, gusto ko lang gamitin yung 6ta natin para lahat ng gear, nagagamit ko lahat. So kaya ako nagpalit ng 48 na sprocket saka ng kadena. So yan, titingnan nyo. Tapos naglagay na rin ako nito. Yan, yung brake fluid ano natin. Tapos nagpalit na rin ako ng RCB na ano. Actually ito guys, itong isang RCB na to, hindi ko siya masasuggest kasi mayroon lumabas na isa pang bago, yung Forge. Wala lang siyang black nun. Pero I think magpapalit ako nun kasi mas maganda yung play nun kaysa dito sa isang to. Ito yung ano eh, B1 to eh, yung B2 yung maganda. So kung hanggat maaari, yung magpapalit kayo doon na lang kayo sa B2. Tapos yan. So yan, salamat nga pala kay Peter, yung mekaniko na gumawa nito. Sobrang linis nung pagkatrabaho niya, pati sa mga ayan, sa yung brake fluid hose, siya lahat gumawa niyan eh. Galing-galing, sobra. So thank you kay Sir Peter. So yan, so kung makikita nyo, yan, side mirror. So ito na yung sa Sniper 155 natin. Unti-unti lang guys, i-upgrade natin siya para sobrang ganda ng kalabasan. Pero pagkatapos mo naman, gan talaga lang ano. May exhaust pan pa kayo. Oh. Mayari nung di, tagaktakin pa kayo sa steam. Okay. Nagpaganda kayo, madaling araw. Yung steam nararamdaman mo, sobrang init, tagaktakin pa kayo. Tapos napapakabot ang gantang gina. Bakit kasi? Ba't kasi kumain ng mais? Mais na ano? Kanina nga, pagkatapos ko magkape, after 1 hour, naglabas ang buko. Wala nga, kwenta-kwenta pagawa dito eh. Kasi yung isang klase, ano, matibay pa yung kadena mo sa ano eh. Bumili ako sa Lazada ng kadena, napihit eh. Kumano ang dulo. Sa'yo? Ito malupit nung binili ko itong na-reserve ang pin. Kaso hindi nga napupunggol yung pin, ang ginawa ko siyang pantanggal ng timing chain. Ayun, alala ko. Kung ako nagpipicture, pipicture lang kita. Hindi naman ako eh. Huwag may tumbon dun sa akin. Alala ko na siya sabi niya. Hindi natama yung cap? Kalbo papi. Uy, wala ako sinabi. Yung ba? Oo. Tapos ako K-pop. Kaya pala nagra-ride tayo. Ganun ang ganun. K-pop siya, no? K-pop. Amo, ikaw? Oo, ako. K-pop din naman mo eh. Ano? Biglang hindi. Sabi mo sa akin, K-pop, kalbo papi. Kalbo papi. Ganun ba? Di? Donatan? Ang jiga, mabubulunan ka dyan. Pero parang tatuwi na ako, natatay na ako.